Kasabot mong Binisaya. Kasabot mong Tagalog. Sa Bacano, sa Bungueño, kasabot mo. Bright yung mga building. Tatlong dialect. German, kasabot mo. Mga kiksunan, salam alaikum. Alam ko na kung saan. Pagka saan maraw ako? Lula, pagka saan? Yung ano, dumadating talaga ang problema sa buhay. I will not read my speech. Hindi ko makonvey ang sama ng loob na nangyari sa inyo ito. Alam ko na hirap kayo. Wala namang namatay din. Total yung pera pati bahay makukuha pa natin yan. Meron na kayong lupa. Sabi ni Bing, yun did about 1,000. So, wala kasi dito yung housing ko. But see, I'll try if I can ask the Rosario General yung sa HUD housing to try sometime this week to make an assessment. Tapos parang yung bahay sa Marawi, yung ginawa ko sa mga kapatid natin doon, okay na yun? Okay yun. Napunta ba kayo doon? Napunta kayo doon? Maganda yung bahay. Dalawa ang pigpilian ninyo. Hintayin ninyo si De Rosario. I will give you the houses. Starting. Meron mang lupa. Pati yung nasunugan na predominantly Muslim residency. Nasunugan rin. Isa rin mo na sa kwenta mo. Kasi ang ipadala ko bukas, parang ganon kasi yung ano. Hindi ko man dala-dala yung pera. Isang truck kasi. Matigat. Nagdala rin ako pambayad ng kidnapping. Wala ko nga kung pambayad na baka ma... Sabihin mo na rin na kung ito na lang ganun. Kasi brother Muslim. It is not... gera. Okay lang yan. Sundalo ko, polis ko, pag-inkwentro kayo. Okay lang. Pero ang civilian tapos... hangin ng pera tapos patayin. Ako na lang. Kaya maski sana kung daladala ko talaga yung basta sa Mindanao, hila-hila ko yung truck. Puno na pera yun para sa... Sino ang abo sa'yo din na pera? Kaya, huwag kayong mahiya. Eh, sabihin mo sige na. Ayaw ko kasi makipag-away ng kapatid ko. Hanggang ngayon, hold lang ako. Madali lang man na padala ko dito yung jet natin na bago. Pabumbahan mo na yung buong. Pero, you know, if you declare war, pati yung mga kawawa yung insente. In every conflict sa buhay ng tao, lalo na yung gera. Ang kawawa dyan yung inosente, babae, bata. Walang
takbo-takbo. So, you try to think it over. Kasi, napirmahan ko na ang BBL. Now, I do not, hindi ako na, ano, I have no expectation. Baka hindi magustuhan ng lahat. O, tingnan natin kung kayang i-modify, palitan. Hindi ka agad naman sabi na ma-disappoint, mag-ira ka agad. E, mapipilitan ako ng order ng sundalo ko, pati pulis ko. Ayaw ko may nang meron. Tagamindanaw ako. May dugo ako. Para yung si Omar ko na anak ko, kamukha ng pinsan niya na pulit. Eh, yung mga anak ni Pulo, puro Muslim na yon. May anak rin ako, ano kanila, Inday, puro Kristiyano. So, maawa naman kayo sa akin, saan ako pupunta? Ito, hawak ako ng baril. Doon ako sa mga Muslim. Orderan ko pagka-presidente ko, sabihin ko na patayin lahat yung matagal na to eh. Sabihin na ninyong mag-usap na lang. Kung mag-surrender sila, tapos yun lang yung nagkaramahan, kahirapan sa buhay. Ang sinabi ko, ibuksan ko uli ang barter trade para sa inyo. Kaya nahirapan lang ako kasi yung mga cabinet member iba, lalo na yung mga bright sa sigibilang ng pera, alam nila na mag-smuggling kayo. Pero okay na lang muna yan. If you want, kung mag-usap kami ni Nur, i-open ko yung barter trade dito. Kasi, kaya lang, yung barter trade, karaming mga nangyayaring binugoy. Dito yung sa barter trade zone, nandyan lahat yung tigas, nandyan lahat yung pulis noon. Lahat, sa gobyerno, sa customs, lahat, puro kanya-kanya. Kaya kung ako ang maglagay ng barter trade, sundin lang ninyo kung ano yung patakaran ng gobyerno. Wala na kayong problema kailanman. Ano na noong pre-Spanish time, barter trade was going on. During the Spanish time, American, hanggang nasara ni Marco. Gusto kong buksan. Gusto ko kayong bigyan ng opportunity na mabuhay. Sa bagay ngayon, mahirap na ha. Kasi yung lahat ng gusto natin bilhin doon, medyo o ipadala natin sa kanila, meron na sila. Almost all. So maghanap kayo yung wala. In a way, very valid visitor, really valid visa, pwede mo kayong pumunta doon maghanap ng negosyo na maganda. Yung barter trade, I think, will help us a little bit para mabuhay. Kasi yun lang alam ng mga kapatid ko, ng mga Muslim. So, pag-isipan ninyo muna mabuhay. Pagka maglapit yung ano, alam ko, lahat man tayo biktima ng colonials. Wala man tayo may gusto. Kaya lang, dito tayo, pumunta sila dito, anong ginawa nila, kinuha nila yung mga gandang bagay, tapos iniwan tayo. Sige, mag-away na kayo yan. Ganun ang nangyari. Ganun talaga ang nangyari. O yan, Zamboanga, inumpisa namin ng masakir dyan. Galit yung mga tawsog dyan, pati yung... Tapos tayo ang nag-aaway. Punta tayo dito, kung hindi tayo nadayo ng mga ibang foreigners, hindi mo tayo magagal dito. Kasi una-una, walang religion. Yung mga ang dala-dala ni
At sa totoo lang, unang pinaka-hero talaga, hero natin yan, punta ko, distribute ako ng ano, si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, kita mo yung ano niya, yung gear na yan. That's Tausug. Yun ang bumira kay Magellan. Idol natin lahat. Tapos magpatayan tayo. Ikaw lang walang kwintang. Kaya ako, sabi ko magdaan tayo doon, magpatulong lang naman. So para sabi niya, hindi kayo naiwan ng gobyerno, bigyan ninyo ako ng panahon. Kagaya ngayon ang sunugan. Bigyan ninyo ako munting panahon. 1 year. May pera ang gobyerno. So, gagastusin ko yan para sa inyo. Ang pinakamalakas na iba man ang lasang tubig na Zamboanga. Lasa? Parang bayag na. Tanong ka dyan. Sarap ka talaga, bayag na pa. So, may tala ako. Padala ko bukas agad yung akin. Kasi 10, i-round mo na sabi ko para maging 15. So, makuha ninyo bukas. Akin, dadating yun sa umaga. Si Senator mo. Toso tao. Yung siguruhin mo lang na mapadala bukas para mag-distribute. Kailangan ng pera. Basta sunog, tubig, pagkain, pati pera. Yan talaga immediate. Then relocation. Ngayon, kung yung nasunogan, may ari ng lupa, ayaw na. Huwag na rin yung pilitin. Sabi ni ano, meron. Sabihin mo lang sa may-ari, maghintay ka lang kasi sabi ni Mayor, gawaan kami niya ng bahay. Gusto ninyo mansion, bigay ko sa inyo. Pag isang mansion, Tausug, wala na, huwag na kayo sa dagat, palayo ka mo sa bukid. Huwag mo kayo ng mansion. Bigay niyo ako isang taon, papuntahin ko dito si Eduardo del Rosario sa housing. Siya yung, may lupa kayo, then we will start. Kasi sa Marawi, busy kami. Hindi madali mag... Alam mo kung bakit? Walang tamahan dyan. Takot. Kaya hindi madali magsabi na tapusin mo. Ngayon, kung dating dito yung mga engineer gano'n, sabihin niyo, huwag ninyong kidnapin. Kasi magagalit si Rudy niya sa atin. Huwag gano'n gano'n. Uno, honor system tayo mag-usap. May balor yung pansalita mo. So magtulong ako. Kaya, yan ang trabaho mo. Magtulong. Nakinig kayo sa SUNA? Okay ba yun? Bilib kayo? Okay. Yung lahat bumilib na magaganda dito. Okay. No. Tausog. Oh. Ito sila. Kapatid rin niyo ako. Sino ba? Ano?
Ikaw, nag-apilto. Sir, kinapag-e. Yung ito sila, boom. Arrange mo magbisita sa Davao. Maranaw. Anong bakit? Magdilan? Bli. Okay lang yan. Kung kami lang, pagtayo-tayo mga biro, nagtayo ng mga muro, okay lang tayo. Alam ko, pag ibang tao, maranong mag-init ng ulo. Ang totoo man. Tapos kami marinig, dibini. So yun ang usapan natin, ha? Ang bukas, gusto ko kindly itong yung taga-gobyerno. Kailangan by tomorrow afternoon matanggap na nila yung pera. So ang akin, bukas ng umaga, transfer lang naman yan, land bank. Ang I will send the money to complete the 15,000. Then I will ask General del Rosario to come, sir, para tignan niya ang kasama si pangalan ng buwang ito. Kalaga, yung sa chairman's housing, bumili na sila na malupat sila yun. This week. Tignan na nila yung relocation. Para nagtanong yun. And yun man siguro may pagkain o ng problema. Ang importante sa talaga ang nakikita ko, just to be very clear, is yung lupa ho ninyo, pati yung malipatan. Alam mo, ang mundo noon malaki masyado. Ang Mindanao malaki masyado. Kaya noon wala pang alitan. Muslims and Christians. Napakalaki ng Mindanao. Nung rumami na tayo sa mundo, sumikip ng sumikip. Tapos, dito, akin ito. Ang gobyerno naman, without really the inisip na may mga original dito. Galing na Davao. So, ang Davao was owned by 6 families only. Yung trader sila, John Joyce, yung mga Amerikano, nagpaiwan, Johnson, sila yan. Yung asawa ko, Zimmerman. Ang ano niyan is yung lansya ng military, no? Okay pa. Pero ngayon masikip na. Kaya away. Pero wala talaga, ano, it's either mawalaan ka ng anak, mawalaan ka ng asawa, o ang bahay na walang tatay, patay na. Not functioning very well. O ang wala ang nanay, o masira yung pinaghirapan. Kasabihin lang ninyo sa, hindi ba na ako magkipag-away sa kanila yung mga abuso yan. Hindi ko pinipersonal yan. Kaya kung maaari, yung
glug-glug ka na ito. Hindi ba gawain ng... Hindi man sang ayon sa Islam yan. Alam naman ninyo yan. Well, was it really right under Islam na anuhin man tayo inosente? Gira-gira, be a warrior, but not a... Kaya kung isang nakakaya yan. Yung mga apo ko, may puro tawsog yan, puro nagsisimba. Religious rin yan sila. Naintindihan ko kayo, nanay ko na wala. Parang. So I grew up in a mixed culture. Kaya hindi ako na ano magkapit. Kaya magbiro. Ako naman na makabiro na politiko dyan sa mga maranaw. Kaya nga, di. Totoo nga. Hindi mo galit. So yan ang gawin ko. Isalin ko na yung nasunugan na predominantly Muslim rin. Isalin ko na bukas, ipadagdag mo na ang pagkot. Dagdagan na lang nila. Tapos ipadala ko yung akin para na naman doon sa nasunugan. Same solution. Walay makalama. Ah, pero mix kayo, Kristiyano. Sa Davao, ganun eh. Kung ginawaan ko sila ng bahay, dito, Maranao, tapos Kristiyano, Maguindanao. Tapos sabi ko, you mix. Huwag kayong mag-away, puro tayo. Huwag karamihan sa ating descendant ng mga Moro. Huwag kayong mag-away, you mix to the Christian. Mahalin mo yung kadugo mo. Yung doon sa ano, mga Arab man yun. Hindi ba yung Malay? Ang Malay tayo, Indonesia, Malaysia. Yan ang takbo ng dugo natin. So, magmahalan tayo kasi wala marin ibang magturo sa atin kung ano. Pareho ba tayo lahat? Ako nasa gobyerno, swerte na nga kayo na may maranaw na dumating dyan sa... Kaya gusto ko tumulong. Wala man akong ano, ilang 3-4 years wala na ako. Gusto ko nalang iwan ang pagod ko. Kung nakinig ko yung sa Sona, sabi ko, you review your Sona. Niminsan wala akong sinabing as president, try to recall. When I was elected as a worker of the national government, I am a co-worker or a worker for government and I have committed to do this thing. Wala kayong narinig sinabi ko na presidente galing sa Bunganga. Because ayaw. Gusto ko, ordinaryo lang tayo na. So yung, ano, kung 1,000, the whole of the remaining months of this year, mga 2019, kung nasalda kay Allah for His blessing, mabigyan ko kayo na. Bahay lahat. Same specification doon sa ano. Magaganda yung bahay gawa ng military. Maganda talaga. So, yun ang pangako. Ngayon, gusto niya akong bumalik dito. Kaya, sige, magsunog kayo dyan. Eh, dahobi ng sudan ni Wilde, mani ko mo. Nemida, halong ko. This is, there are the things that I promise. Housing, magdasal lang kayo. Huwag lang sana tayo magkagulo. Huwag ninyong guluhin ang Mindanao, dalo na Zamboanga para magkagulaw tayo.
And I will promise you, you know, pangako ko yan sa Moro. Gagawahan ko kayo ng bahay, just like Marawi. Magaganda ang bahay mo. Kung hindi na kayo mapalintay, ang bahay, ang advice ko is, punta kayo ng Marawi, hindi pa naman pinapatirahan. Agawin mo na kayo ng kadamay. Gawin nyo doon. Isa pa yung kadamay na yun. Ako, nag-warning ako dyan sa mga tao. Yung mabihuin ang turong left, gano'n. Tapos lalo na yung sinusumong. Magtagaganahan, magtautulo ng gabo, sunugin yung mukha mo. Ito, dilagyan ko pa ng sungay sa bagay, totoo na. Tapos kayo, mayor, gano'n. Sino talaga? Kaya gano'n, tulong ng mga... Kaya yung sinisira nila, hindi naman sa gobyerno, hindi naman sa militar yung bahay nila. Pero ng tao yun. Yung ibigay ko sa inyo nga, pera ng Pilipinas. Pera ng Ilocano, pera ng Cebuano, pera ng Bicolano. Government man siya, doon yan punta sa Maynila. Doon i-distribute yan. So, pera ninyo. Pera ng taga-hulo. Ay, bang kung nagbabayad ba ng taxes yung mga... ang ano dyan? Ang makidnapper? Kasi, pintahan ko sila magkano ang kita nila. Eh, bayad kayo ng taxes, oh. Milyon ang kita ninyo. Abos sa'yo. Sana mahinto na ako. Ito huwag naman masyadong cruelty kasi hindi tayo gano'n. Kayong mga Malay, hindi tayo gano'n. We are not as vicious as the Arabs. Ganun talaga. I'm not insulting the Arabs. Ganun talaga ang ano nila. They have to have the fight. Pa tayo dito wala. Nagkagulo lang tayo dahil pinasok na tayo na banyata. Tapos, iniwan na tayo, bahala na kayo dyan. Yeah. Kung hindi kayo makinig ng gobyerno, is there any other way of settling this dispute? Eh, sabihin mo, ako may kakayahan ako. Sige, ilagay kita dyan. Make peace with everybody. Kasi ako, kung kakayahan mo, pasabugin mo ako, ilibig na ako bukas, tapos problema, ganun pa rin, ganun pa rin. You only expand the conflict. Tapos from generation to generation, mag-inakit na. Yung panahon na mo, patayin ako ng Abu Sayyaf. Ano ngayon ang feeling ng lapulong? Mga sangkulang yan sila. Kaya nga wala pala talaga kwenta-kwenta. So magtulungan na lang tayo. Pinakamagtagal kasi pupunta pa ako noon sa mga sundalong sugatan. Matinig ka lang ng lansa, magkiyang-kiyang ka na dyan. Punta ako doon kasi bisitahin ko sila. Ngayon, may mga Abu Sayyaf na ano, na alam ninyo sa kampo na may sugat, sabihin ninyo, punta ako rin. Hindi ako naglulupo. Magdala lang ako ng mga civilian. Ano man makuha ninyo kung patay ninyo ako? Sige na. Pupunta man ako ng hulukot. Tapos patay ninyo ako. For what? Anong makuha ninyo? Mababor. Maswerte na nga tayo dito nagkakaintindihan na sa diretso prangka-prangka ang istorya. Hindi mo magtagal, I'm happy to see you, at the same time sad. I'm happy because I would be able to help you. Padala ko na kagad yung tulong. Magkano ang isa mo? 500,000 each? Ah, magkala ko 500,000 each.
Maglipatan ito na Davao. Doon ito. Sabi yung maraming kausog. Diyan sa Davao. There's a place there sa taas. Hindi nalang alam. Hindi. Yung sa bukid, likod ng maa, doon sa itaas, meron. Maraming tausog doon. Sabi nga sila sir, maraming tausog. Hayaan mo yan. They have as much right to be here as anybody else. Puro tayo Pilipino. Sige, puntayan ko sila dyan. Mabuti nga, minus-minus yung here ka dyan sir. Doon sa Davao naman tayo. So okay yan? Okay, tumapos na ako. Naintindihan niyo ako. Tapos, kumpam, pandat tayo naman. Hindi ba ito, wala ko nila. At least sa panahon ko muna. Bigyan niya, give me a break. Give me a break. Wala ko siya nung ano ko rin. Paano tayo magka... Hindi ako magkagalaw. Sige kayo, fight dito. May message to the Abu Sayyid. I come in peace. Balita ko, galit sila sa akin. Eh, bakit kayo magalit sa akin? Ano bang ginawa ko sa muro para magalit kayo? Police trabaho nila. May gulo, puputa talaga. Hindi kaya, di ang army. Yan ang ginusto. Wala namang may gusto na may mga pamilya rin niya. So, nandito man si, nandito si ano, si Tolentino. Basta yung checkpoint sa NPA ha? Sorry niya nga awa mo. Sino ang NPA dito? Huwag yan po yung angkon. Sino ang pro Duterte dito? Bong, dumagi pa yung timing. Pagtunok ko sa sundalo, ha?